Good morning, mga kabagsirok. At magandang hapon sa Pilipinas. Ito po si Bagsirok nagbabalik. Meron po tayong gagawin na content. Pangalan ng content na gagawin natin ay magluto tayo ng nilagang baka. Sa mga hindi nakakaalam kung paano magluto ng nilagang baka, panoorin nyo tong video na to. So, kung bago pa kayo sa YouTube ko, sa YouTube channel ko, paki-subscribe, hit the notification bell, at kung gusto nyong magawa pa ako ng video, just comment down below this video. So, bago ang lahat, mag-i-intro muna tayo. Okay? Bye! Did extraordinary archaeological discoveries may very well change our history books as we... Una mong gagawin kung magluto ka ng nilagang baka ay maghiwa ka ng sibuyas ng cubes na. Anong kay mami? Pitsay. Tapos tips ko lang, i-separate nyo yung dahon tsaka yung ano yung katawan niya para mauna yung katawan niya, una mo siya iluno, ilutuin para hindi siya magiging ano, malalanta. So, saglitan lang kasi yan sila mga kabayan, mga kabagsirok. Madali lang kasi tumaan yung luto. Tsaka ito yung beans. Ano ito? Bagyo. Bagyo beans. Ang tawag nila dito, bagyo beans. Bisaya kasi ako guys, kasi hindi namin ano to siya... Batong kasi ito sa amin eh. Bagyo beans yan. Pero sa Bisaya, mga Bisaya, Bisayang dako, mga kabagsirok, batong yan. So, ayan. So, kung magluto ka ng ano, nilagang baka, ay meron tayong sikreto na ano dyan. Sikretong pampasarap. Sa akin lang to ah. Hindi to ano sa recipe ko lang to. Meron akong sikreto pag ako nagluto ng nilagang baka eh. Meron akong ganyan. Del Monte slice pineapple. Yan yung nagpapasarap sa nilagang baka ko. At saka ito yung Maggi cubes. Tapos mais. Tawag nito sa Arabic Dora. Yan yung Arabic niyan, kabagsirok, Dora. Mais. So, yan yung mga ingredients natin. Yan na nagpapasarap sa nilagang baka. So, yan yung buto-buto ng baka. Antayin natin siyang lumambot. Yung... kakalas na siya sa buto. Yun yung masarap. Yung lambot na siya. So, habang pinapakuluan natin, mag-re-ready tayo na mga pansahog. Yung mga pansahog na masarap. So, ito yung simpleng nilagang baka na masarap sa luto ni Bagsirok. So guys, si Bagsirok guys, marunong ding magluto. Maliban sa magupit, marunong din siyang magluto kahit napapaano. Okay. Yan. So, bago makalimot ang lahat, wala tayong kanin kasi ano karamihan kasi guys pag nagluluto
Naluto na yung ulam. Ready na yung ulam. Tapos wala palang kanin. Hindi pala nakapagsaing. Yun yung masaklap. So, huwag nyo gayahin si Magsirok. Kaya, check nyo yung mga ano nyo, kanin nyo, kung nakasaing na ba o meron ba. So, para pag naluto, tuloy-tuloy. Hindi na kayo mabibitin. Ayan, pag ganyan lang yung kanin mo. Tapos magsasaing ka pa. So, saklap, di ba? Kailangan na ready. Kuha muna tayo ng bigas. Yung bigas namin, mga kabagsirok. Ano pala? Matagal itong maubos. Alam mo kung bakit? Rasyon kasi ito. Yan. Dito kasi yung bigay ng ano, dito sa mga mabubuting puso, mga may butihing puso. Kaya medyo hindi siya ano, ganong masarap. Pero okay na rin, nakakaraos na rin kami dito. Wala naman kaming yan pa yung bilhin. Bibilhin pa ba yan? So, itong pag meron kayong bigas na ano, na silver spoon tawag nito eh. Silver spoon ng ano, yung puti. Bigas siya kasi kabaya, mga ano, kabagsirok. So, kailangan mo tatlong ano, bisaya niyan, kilis, hugas. Tatlong hugas para mawala yung tawag niyan. Wala yung mga bulok-bulok. So pagkatapos ng tatlong kilis o hugas, kailangan marami siyang tubig. Hindi mo siya pwedeng konti lang sa tubig. May bigas din siya na, may bigas din dito na punti lang na tubig. Pero ito, hindi kailangan to maraming tubig kasi ang tigas niya, mga bagsiro. Hindi mo siya makain pag ano na siya, pag nabahaw, tawag niyan, o nalipasan, nalipasan siya ng oras. Ay, ako ang titig ang sigas. So, yan. At saka, unang-una, pag nagsasaing kayo, huwag niyong kalimutan isaksak. Siguraduhin niyong umilaw yung saksakan. Kasi minsan, akala niyo, eto, kailangan makita nyo yung nakailaw. Yan. Kasi minsan, nakita nyo nakasaksak. Nakasaksak din. Tapos, ito pala, hindi nyo na-on. Yan. Importante yan. So, dapat naka-on. Kasi, pagdating mo dito, dapat naka-on siya. Kasi pagdating ng oras na titingnan mo na siya, ay hindi pala siya na-on. Yun yung masaklap. Kailangan talaga nakapukos. Sa lahat ng mga gawain, kailangan nakapukos. Bawal ang sablay. Kasi pag sumablay, ulit. Damage. Yun yung ano sa atin. Pag nagsablay tayo. So, yan. Medyo tuloy-tuloy yung tulo niya. Antayin natin siyang maubos yung sabaw.
pag naubos na yung sabaw niyan, sigurado malambot na yun. So, yun yung palatandaan natin. Pag sa mga ganyan, buto-buto, mga baka. Okay. So, ayan na guys. Medyo malambot na yung baka natin. So, unang-una, pag lumambot na yung baka, ilalagay mo yung ano, yung mais. Tapos, yung sibuyas. Tapos, yung luya. Para yung lasa sumisip-sip dun sa kalamnan ng mga buto-buto ng baka. Para lalo siyang masarap. At saka yung mais para siyang lalambot. So, hintayin natin lumambot yung mais. Kasi yung baka medyo okay na. Pagkatapos ng lumambot yung mais, isusunod natin yung Baguio beans. Tapos last na yung pichay. Okay. So, hintayin natin lumambot yung mais. Okay. So ayan na mga guys, mga kapagsirok. Yan yung finished product. Ayan. Pwede na. So let's do it. Let's eat. Okay, finish na yan. Pwede na yan. Ready to serve. Sarap sa kamay yan. Masarap siya mga kabagsirok. Napakasarap. So, comment na lang sa baba kung meron kayong gustong malaman para ma-replyan ko kayo. Okay. Bye-bye.